Hello everyone. Okay, example pa rin tayo. Example or next example tayo para pa din sa ating delta and y or y and delta network. Okay, so example tayo. So gagawa ko ng circuit. Okay. Okay. So ang hinahanap naman dito is yung total resistance. Okay, so find the total resistance. Okay, so lagyan ko lang to ano ng mga given. Okay, so 3. Baguhin natin. 2 4 6 8 and then 10. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So, limang resistor. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so find the total resistance. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dyan is, check natin mabuti yung circuit. Kung po pwede ba siyang masimplify or kailangan ba, pwede na ba natin siya i-compute or kailangan natin gamitan ng mga technique or yung mga napag-aralan natin. So, dito, pwede mong i-apply yung delta and y. Okay? So, paano mo gagawin yun? So, i-analyze mo mabuti yung circuit. Okay? So, pag ginawa mo dito, naglagay ka dito. So, eto yan. Yan. So, eto yung pinaka-equivalent itong delta. Gagawin mo siyang y. Okay? So, ngayon, pag na-equivalent delta mo na siya, from delta, magiging na siya ang ganito. Okay, so mawawala na to. Magiging ganito na siya. Okay, so ibig sabihin, i-convert mo itong 6, 8, at 10 na naka-delta sa y. So, ibig sabihin, ang pinakasusundin mo na ngayon circuit dyan is ito. Ganyan. Yan. Ito na. Naka-Y na siya. So, nawala na yung 6 dito na naka-delta. Yung 10 at saka yung 8. Kasi ginawa mo na siyang Y. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo, simpleng ano na lang to. Series and parallel connection. So, itong 2, at saka yung dito, resistor ay magka-parallel. Tapos, etong 4 at yung dito mong resistor ay magka-parallel. Then, ang mangyayari, magka-series yan ngayon. Itong 4 mo at saka ito magka-series. So, i-compute mo yan. Tapos, ito din, magka-series, i-compute mo. Then, ipa-parallel mo, then magka-series ulit. Okay? So, medyo magulo. So, ipapakita ko. Okay? So, ito na yung pinaka equivalent yan. Equivalent circuit. Okay? So, siyempre dito, kailangan natin i-compute yung equivalent y galing dito sa delta na 6, 10, 8, 8. So, okay, so gagamitin natin yung formula. Okay, so umpisa natin dito. Sabihin natin, ito yung hinahanap natin. Okay, so wala na yung, hindi ko na nilagyan ng letter at saka number. Ano. Okay, yan. So, umpisa natin dito. Sabihin natin, ang hanapin muna natin is, sabihin natin ito ay, sabihin natin, lagyan natin ano, R1. Okay? So, yung R1. So, dito tayo check, titingin sa ano. So, ito yung inanap natin ano. Yan. So, delta. Okay. So, again, ang adjacent niya is 6 at 8. So, 6 times 8 is equivalent to 48. Diba? 6 times 8, check nyo. Baka mali ako. 6 times 8 is 48. Okay. So, of course, sa denominators is yung addition ng 10 plus 6 plus 8. So, 10 plus 8 is 18. So, 18 plus 2 is 20 plus 4 is 24. Okay?
Okay, so 24. So 48 divided by 24 is equivalent to 2. Okay, so 2 ang R1 mo. Ibig sabihin dito ay 2. Okay, so next, ito naman, sabihin natin R2. Okay, so ang hinahanap mo ngayon is ito. So ang adjacent niya is yung 6 at 10. So 6 times 10 is 60. Of course, 24. Okay, so 60 divided by 24, ang sagot is 5 over 2. 5 over 2. So, ohms. Huwag kakalimutan yung unit sa final answer, okay? So, R3. So, ito na. Ito yung sinolve natin, ano? R2. Tapos, R3. Okay, so, ang adjacent niya is 10 at 8. So, 10 times 8 is 80 over 24. Okay, so 80 divided by 24, ang sagot is 10 over 3. 10 over 3 ohms. Ngayon, ang gagawin natin is check muna natin ulit para sigurado tayo. So, palabasin natin yung sagot na 8. Okay, so yung 8 ang palalabasin natin. Okay, so focus tayo sa 8. So, sa numerator, dito na tayo magpo-focus. Ito na pagbabasehan natin. Itong y na 2, 5 over 2, at 10 over 3. So, palalabasin natin yung 8. So, ang ating gagawin sa numerator is simply yung sum ng cross product. So, 2 times 5 over 2. Okay, so 2 times 5 over 2. Ang sagot is, of course, 5. Plus 2 times, ito naman, 10 over 3. So, 2 times 10 over 3. So, ang sagot is 20 over 3. Tapos, plus, ito naman, 5 over 2 times 10 over 3. Okay? So, 5 over 2 times 10 over 3. So, ang sagot is 25 over 3. O, simply, yung opposite ng 8 ay ito. Na kung saan, ito yon R2 na 5 over 2. So, dapat 8 ang lalabas dyan. Okay, so 5, rekta natin sa calculator. 5 plus, na nakapraksyon yung 20 over 3, plus 25 over 3, all over sa ating 5 over 2. Okay, so ang sagot is 8. Okay, so yun. So, balance, tama yung ginawa natin. So, ibig sabihin, no need na nating patunayan or i-prove yung iba. Okay, so ibig sabihin, ang pinaka R2 mo, or tanggalin na natin ito. Tanggalin na natin itong mga iba na ito. Ayan. Okay, so dito ay 5 over 2. Tapos dito ay 10 over 3. 10 over 3. Okay, so pwede na natin makompute yung ating, yung sinasabi ko na ano, na total resistance. Okay, so umpisa natin. So kung mapapansin nyo, yung 4 at 2 ay magka-series. So drawing ko lang ulit ano para mas maganda tignan. Pag i-draw ko yung circuit yan, ganyan na itsura niyan. Yan. Tapos, merong isang resistor ang paganyan. Okay, so ito ay 2. Ito ay 4. Ito ay 2. Ito ay 5 over 2. Tapos, ito ay 10 over 3. Okay, so itong 4 at 2 ay magka-series. So, mangyayari niyan is ganyan. Ganyan na lang. Okay, tapos ito ay ganyan na lang din ulit. Okay, tapos yung ating natitirang resistor. So, ito ay 10 over 3. So, of course, ito ay 4 plus 2 is 6. Tapos, ito ay 2. Tapos, ano yan? Magka-series na, no? 2 plus 5 over 2. Or 9 over 2. Ngayon, 9 over 2. Ngayon, itong 9 over 2, nakaparallel siya kay 6. So, ibig sabihin, magiging ganito na lang yan. So, ito yung 10 over 3 natin. Okay, so yung parallel natin na numerator natin is yung cross, yung 9 over 2.
na kung saan nakamultiply siya sa 6. Tapos, sa denominator, so pakita ko ano, 9 over 2 times, so parallel yan, dalawang branch. 9 over 2, tapos multiply sa 6. Sa denominator is 9 over 2 plus 6. Okay, so 9 over 2 times 6, tapos 9 over 2 plus 6. So, ang sagot is 18 over 7. 18 over 7. Okay, so magka-series na lang yan. So, ibig sabihin, isa na lang equivalent na resistor. 18 over 7 plus 10 over 3. So, ang sagot is 124 over 21 ohms. Or simply, ang RT natin is 5.9047 ohms. Or simply, RT is equivalent to 5 point. So, tatlong decimal lang kinukuha ko, no? 9.05. Yan. Ohms. Okay. Yan. So, ito yung pinaka-total resistance kapag sinimplify natin itong ganitong klase ng circuit. Okay. So, pwede din yung gawin ano, pwede nyo rin itong dito kayo mag, ano naman, dito kayo mag-convert. So, dito kayo maglagay ng Y. Pwede din dito. Okay? Yan, pwede din dyan. Okay, so yun. So, yan ang ating example. So, sana eh, ano, nanaunawaan ninyo mabuti. Pero kung meron akong nakaligtaan po, pwede nyo i-comment. Kung meron kayong gustong itanong, meron kayong gustong malinawan po, pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Okay, so yun.